Yo, what's up mga good boys? Welcome to my channel, Chilly Moro Adventures. And this is Aggie. At wala tayo sa motor ngayon. Ay lang pag-uusapan natin ay my moto vlogging setup. So, papakita ko sa inyo yung materials na gagamitin, mga equipments, accessories, at kung paano ko siya isi-set up. So, tara, samahan nyo ako. Mabilis lang to. Dito na tayo, good boys. Hi po. Ako yung nagpa-reserve ng microphone. Ah, adapter. Mark, injury na gila. Tsaka ano? Pero konti na lang talaga siya. Hoy! Anong magandang microphone dito? Wala kang mic. Wala pa. Kala ko meron na rin dito. Meron naman sir, kaso naubos yata. Ah, okay. Dapat pala ni-reserve ko na rin. Oh. Meron naman si mamaya sir. Anong oras? Doon sa kabilang branch? Hindi, I mean, ngayon, meron na doon or wala doon? Wala. Oo, sige, wala pa akong tulog eh. Siguro, palikan ko na lang siguro. Yung parang box. Meron ano ba tawag doon? Meron kami customizer na may maganda kasi audio ng sir kasi mahal. Wi-Fi po. Meron ngayon. Patingin nga ako. Kung meron ngayon, sige. Wala rin. Ito na, good boys. Inches later. Yo, what's up mga good boys? So, ayun na, nagayin na natin. So, eto, shout out kay Outdoor Grind. Doon na siya manapit sa likod ng SM North EDSA. Eto, kay memory.ph. So, ayun, dapat sa kanya ako lahat bibili. Kaso wala na silang stock. So, yun, samahan nyo ako mag-unboxing na ito. Tsaka, try na rin natin ito pagganahin ngayon. Excited na ako. Hindi na ako nag-iis, oh. Napaksan natin. First time kong mag-unboxing video. So, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. So yun nga pala, no? Meron tong 3 months warranty. So if any case na masira to or magloko inside of 3 months, pwede natin siya ibalik. Okay, so eto yung pagkamahal-mahal na microphone adapter ng GoPro. Let's go. 3-4. 3-4 to, good boys. Eto lang. Wala pa tong punog. Adapter pa lang to.
Tinatamaan nga ako ng magulang ko eh. Sa pagbili ko nito. Pero wala, eh, passion na natin itong ginagawa natin. So, tuloy na natin yan. Ito yung Boya microphone. Ang nakalagay dito is for GoPro Hero 4, 3, and 2. So, I'm not sure kung gagana to dito. Pero siguro sa adapter siya gagana eh. So, try natin. Sana gumana na. Unboxing na natin siya. Okay, so ito siya. And I think ito yung socket. So, didiskartehan ko ito kung paano natin ito ilulusot sa helmet. Okay. So, syempre, itong GoPro Hero 7 at ginagamit ko siya ngayon. So, huwag nyo na i-expect na nasa loob siya, ha? Okay. Alright, so yun, pinag-ibis ako ng nanay ko. Ano hindi eh. Nainit kasi. Okay, so no more wind noise. Okay, so pag-aaralan ko kung anong gagawin natin dito sa microphone. Kasi ang alam ko, masyado itong malakas sumagap. So ang ginagawa ng iba, nilalagyan nila ng additional foam. Literal na panghugas ng plato, babalot mo dito. Tanggalin na natin to. Hindi naman ito kailangan eh. Natanggal ba ito? Yeah, I think natatanggal ito. So pag-aaralan ko ito muna mga good boys. Balikan ko kayo. Then syempre, bukas, pagka maganda yung klima, magte-test ako. Test natin yung wind noise, kung gaano bawa sa 60 kph, may wind noise ba or wala. So, tingnan natin. Balikan ko kayo ha. Alright, good boys. Sa mga nagtatanong kung paano ko sinet up ngayon tong motovlogging microphone natin at GoPro, eh ganito siya. So, si GoPro, kailangan nyo lang tanggalin yung side, yung kung saan kayo nagcha-charge doon sa GoPro, kailangan nyo lang tanggalin ito. Yan. So, ipupush nyo lang yan. Pagka-push nyo, sabay hatak, matatanggalin na siya ng kusa. Okay, so okay, matatakot. Nung una, akala ko din parang mabilis masira or baka mapunit, mapingas. Pero hindi naman siya ganun. Then, ito yung microphone ko. Okay, so hindi ko pa siya binabalutan na. By default, may ganyan na talaga siya. So, babalutan ko siya ng sponge. Pero for now, ito sa motovlogging ko na ngayon, wala pa. Hindi ko pa siya binabalutan. Kasi I wanna test it muna. Kasi tingin ko okay naman na kasi meron na siyang balot eh. So, nag-test na rin ako ng mga wind noise around 60 kilometers per hour yung takbo ko. Okay naman siya, naka-open yung visor. Hindi naman ako nakarinig ng wind noise. So, I think we're good to go. Okay, so kung tatanungin niyo kung paano ko siya i-set up, sige. I'll try this in one hand. Okay. So, considering na nakalagay na siya dyan, ang gagawin ko dito is, dito ko lang siya padadaanin. Okay, babuhin mo na ito ha, baka mabagsak eh. So, hirap nang walang kasama. Ako lang mag-isa. Yun. So, eto, shoot ko lang doon dito. Then, ititape ko siya. Ititape ko siya doon sa part na yon ng helmet dito. Okay. So, since naka-tape siya dyan, yung wire natin is masyadong mahaba. Diba? So, ang gagawin ko dyan sa wire na yan, iikot-ikot ko lang siya dito. O kaya, pag ganun, pakabila. Basta, gagawin ko siya ng diskarte, iikot-ikot ko siya dyan, tapos gogumahan ko, or lalagyan ko ng, let's say, tali. Tatalian ko yung makikita nyo minsan sa tinapay, yung mga pantali ng wire na madaling tanggalin, or iikot-ikot, na parang alambre. So, yun yung gagamitin ko. This is just to share you kung ano yung kung paano ko siya sinet up. Okay, for those who's asking. Okay, so shout out kay Hansi Additive Solutions at napakatibay talaga ng inyong chin mount. At guys, meron silang lifetime warranty. Okay, so anytime na masira yan, mapunit, pangalawa ko na to actually, sa tingin ko nabibilad kasi at nababasa. Kaya minsan lumulutong to.
Hindi may iwasan, syempre nature yung kalaban. Kaya pinalitan. Pinalitan ni Sir Kevin. So shoutout sa iyo Sir Kevin, napaka accommodating nung Hansi na yan. So ito ang casing natin. So for those who are thinking of buying adapter, make sure na meron na rin kayong casing. Okay? So yun lang. Ayan, good boys, makikita nyo yung microphone, pinilipit ko muna dyan. Since kulang pa yung materials ko, wala ko ng goma or anything na panali, ginanyan ko muna pansamantala. And, andito sa loob yung microphone. Wala pa siyang tape for now, pero lalagyan ko na yun ng tape. Okay, pretty straightforward naman yan na syempre kailangan natin siyang gawing tidy para maayos. Okay, so yun lang at papakita ko sa inyo yung mga wind noise test natin at mga iba pang bagay. So, peace! Yun, good boys, sa mga magtatanong, no, kung kamusta yung wind noise, so, pakinggan nyo to at nag-dry run na ako sa labas kanina eh. So, tignan nyo na lang to. Yeah, wind noise, check. Naiintindihan ba ako? Hindi natin alam kung naiintindihan ako. Tinitesting ko tong microphone ko kung pag mabilis eh may hangin pang maririnig. Ayun ito. Hindi ako makakuha ng... Hindi ako makahanap ng mahaba-habang stretch. Magnonova Romanya nga ako. Index. Putang ina, paano ko papasok doon gago? Ayan na. Wind check. Noise check. Wind check. Noise check. Nice one. Okay na siguro yan. At sabi ni Motolakbay, pag magtetest tayo ng wind noise, dapat pala nakabukas yung helmet. So this time, bili tayo ng almusal. Tapos check na rin natin yung wind noise. Hindi ko siya isasarado this time, so bubuksan ko lang siya. Tayo lugaw po. Hindi, balot. May dila. Ayun, isang may dila, isang plane lang. Magkano yung medila ate? Okay. Explain, 15. Tamang check ng wind noise. Kaso di makabiri. Hanggang ganun lang. Kasi maraming sasakyan. So yun, medyo okay naman siya. So hindi pa ako nakakalayo. So hanggang 60 kilometers per hour lang narating natin. Siguro palilipasin ko isang motovlog ko pa or travel vlog ko na medyo mabilis ang takbo natin para mapatunayan natin kung wala na talagang wind noise, even the visors are up. Okay? So, o nga pala, nakalimutan ko banggitin yung ating microphone ay Boya LM20. Tama ba? BY LM20. So, ito yung brand and model. Baka malito kayo, ang nakalagay dito is good for GoPro 4, 3, and 2 lang. Pero since naka-adapter nga tayo, doon natin siya isasandbox. So, it's all good in the hood. Alright, so yun lang. Sana nagustuhan mo to. At mag-subscribe na rin sa channel ko. At marami akong kasunod ng mga vlogs. At abangan nyo yung collaboration namin ni Pinot Garage. Shoutout sa inyo, Ma'am Janice. See you soon.